Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang topic natin ay percent base rate. So in general, meron tayong formula na P for percent equals base times rate. So PBR. So kapag sinabing percent, ito yung parte ng isang buo. Parte lang siya ng base. So, yung base, ito naman yung kabuuan. And then yung rate, ito yung may percent symbol. So, paano ba sinasolve to? Actually, merong technique para hindi kayo malito. Let's have example number one. Okay, question number one. 12 is 125% of what number? So, paano natin isasolve to? So, gato yung technique dyan. So, kopyahin natin yung number. So, 12. And then kapag sinabing is, that means equals. Okay? 125%. Kopyahin natin. And then of, that means times, what number? So, ito yung ating unknown. I-represent natin siya using n. So, etong ating math equation. Ganun lang siya kasimple. So, since may equation na tayo, this time, isolve na natin. So, 12 equals, yung 125%, since naka-percent siya, i-change natin siya sa decimal. So, para ma-change si 125% into its decimal form, ililipat lang natin yung ating decimal point 2 units to the left. So, from here, we have 1, 2, point. So, therefore, it's 125. Actually, yun lang ang shortcut. Ang talagang proper way is, i-divide natin siya by 100%. So, 125 divided by 100, ang magiging sagot ay 1.25. So, para hindi na kayo mag-divide, i-move nyo lang yung decimal point 2 places to the left. So, yung 125% decimal form is 1.25. And then, times n. So, para si n lang ang matira, kasi siya yung hinahanap natin, ang alisin natin si 125. And sa algebra, kapag nag-multiply tayo ng number tsaka letter, wala nang multiplication symbol in between. Magkasama lang sila. So, it's 1.25n. So, para ma-solve si n, again, para mawala si 1.25, i-divide natin both sides of the equation by 1.25. So that, makakancel out siya. Bakit siya nakancel out? Kasi 1.25 divided by 1.25 is 1 times n is n. So shortcut lang, kung anong kasama ni letter, kung anong kasama ni n, doon natin i-divide both sides para mawala siya. Kasi si n lang ang kailangan natin. Okay? So n equals, so 12 divided by 1.25 ay 9.6. So, therefore, ito ang ating answer. Okay? So, ganun lang siya kadali. Okay? Next, example number 2. Question number 2. What percent of 16 is 40? Again, i-translate natin tong math sentence into symbols. So, what percent? So, yun yung ating hinahanap, yung ating n. Of, ibig sabihin, times 16, kopyahin, is, ibig sabihin, equals 40, kopyahin. Yan. So, ito na yung ating math sentence, yung ating equation. N times 16 equals 40. So, kung mapapansin nyo, yung missing ay ang ating rate. Yung may percent symbol. So, paano natin siya isosolve? We have here N times 16. Number at letter, pag minultiply, pag didikitin lang. Una si number, followed by the letter. So, n times 16 ay 16n, yan ang proper way, equals 40. So, to solve for n, kailangan mawala si 16. So, paano siya mawawala? I-divide both sides by 16 para ma-cancel out siya kasi 16 divided by 16 ay 1 times n ay n. Okay? And then, i-divide natin. 40 divided by 16
ay? So we have here 40 divided by 16 ay 2.5. Ito na ba yung final answer natin? Not yet. Kasi nasa decimal form pa siya. Kailangan i-convert natin siya sa percent. So paano siya i-convert? Kanina yung percent to decimal, minumove natin yung decimal point 2 places to the left. This time, ito yung kabaligtaran. So para naman ma-convert C decimal into percent, imumove natin yung decimal point 2 places to the right. 1, 2, point. May missing number doon? So therefore, lalagyan natin siya ng 0. So therefore, ang ating answer ay 250%. Bakit natin inmove ang decimal point 2 places to the right? Kasi yung proper way para i-convert si decimal into percent is i-multiply natin siya sa 100%. So, shortcut, para hindi ka mag-multiply, i-move mo lang yung decimal point 2 places to the right. Final answer, N equals 250%. That's it. So, let's move on with example number 3. Question number 3. A 1/4% of a number is 25. What is the number? So again, i-translate natin siya into symbols. So 1/4%. So 1/4, sulat natin. So 1/4. And then percent of, so again, that's times a number. So yun yung hinahanap, n is equals 25. Kopyahin. What is the number? So, ano yung N? Ano yung value ni N? So, ito na ngayon ang ating math sentence. So, iayos natin yung ating equation. So, yung 1/4%, sulat ko sa gilid, 1/4%. Paano ba to? So, yung 1/4, i-change muna natin siya sa decimal. So, paano? I-divide yung numerator by the denominator. 1 divided by 4 is 0.25%. So, naka-percent pa rin siya. Hindi pa rin siya talaga decimal form ng given. So, yung 0.25%, para mawala yung percent symbol, again, i-divide siya sa 100%. Or, shortcut, i-move natin yung decimal point 2 places to the left. So, we have 1, 2, point. So, may space siya. Therefore, si 1/4% is equal to 0.1212 and then 25. Yan. So, yung equation natin, si 1/4 ay 0.0025 times n. So, we have 0.0025. Si number at saka si letter, minultiply, pagdikitin. Equals 25. Paano yun lang isa-solve si N? Alisin yung kasamang number by dividing both sides. 0.0025 pati sa kabila 0.0025 para ma-cancel out siya, matira si N equals paano to? 25 divided by 0.0025 ay 10,000. Bakit? 25 divided by 25 is 1. Now, ilang decimal place to? 1, 2, 3, 4. So, therefore, merong apat na zeros. So, final answer natin is N equals 10,000. So, ganun lang. Next, question number 4. So, question number 4, 3/4% of what number is 12? So, again, translate natin siya. So, 3/4. So, we have 3 over 4 and then percent. So, percent of, so times what number? Yung hinahanap natin si N is equals 12. So, ayan.
Yan ang ating math sentence. Ayusin natin yung ating equation. So, yung 3/4%. 3/4% in decimal muna. Si 3/4 in decimal ay 3 divided by 4 is 0.75. Ito na ba ang gagamitin? Not yet. Kasi may percent pa siya. So, 0.75% para ma-change sa decimal ulit ay i-move natin yung decimal point 2 places to the left. 1, 2, point. So, therefore, si 3/4% is equal to ilang zeros? 1, 2. So, we have 0.12 and then 75. Okay? So, si 3/4%, palitan natin yung decimal, which is 0.0075 times n. So, n, kopyahin yung equals 12. So, to solve for n, para mawala si number ulit, i-divide natin both sides by 0.0075. Makakancel out to. Kasi pag dinivide, equals 1 times n ay n. Equals. So use your calculus. 12 divided by 0.0075 ay 1,600. So therefore, ito ang ating sagot. Okay? Next, last example. So, yung last example natin, 12.5% of 200 is what number? So, again, i-translate natin siya into math symbols. So, 12.5. So, we have 12, tapos may 1/2 na kasama, percent, so that's a percent, of, so times 200, kopyahin, is, so equals, what number you missing, which is n. Yan. So, paano natin isusolve to? So, i-convert muna natin si 12.5 into its decimal form. Kasi may 1/2 tayo nasa fraction. So, si 12.5 in decimal is, i-divide natin yung fraction part niya. 1 divided by 2 is 0.5. So, therefore, si 12.5 ay 12.5. Ito na ba yung gagamitin? Not yet. Kasi may percent symbol pa to. So, si 12.5% sa decimal ay i-divide by 100. Or shortcut, i-move si decimal point 2 places to the left. So, 1, 2, point. So, therefore, 12.5% is equal to 0.125 na lang. Yan. So, palitan natin. 0.125 times 200 is equal to n. So, multiply natin to. 0.125 times 200 is equal to 25. So, ito ang value ng ating n. There. So, kung natuto kayo sa ating lesson for today, kindly give me a like para i-share to ni YouTube sa iba at marami rin makapag-review para sa kanilang civil service exam. So, that's it for today, guys. See you on my next video. Paalam!